Hello, welcome po sa video ito. Tutorial number 11 sa ating grocery inventory system na application. So sa tutorial na to, alamin natin kung paano tayo makapag insert or ng data. So insert natin yung data na ilalagay natin dito sa mga text field natin sa ating product table. Dito natin ilalagay. So simulan natin yan kung paano natin gagawin. So dito tayo guys. So balik tayo sa ating project. Close muna natin to. So yung gagawin natin is pag-click natin ng add button. So dapat kung ano man yung nakalagay dito sa text field natin na mga value, so i-forward natin dito or i-insert natin dito. So gagawin natin, so double click natin dito yan. Okay, so but comment out muna natin tong update table. So balik tayo dito sa add button. So dito may gagawin tayo dito eh. Unang gagawin natin, declare tayo na declare tayo ng mga strings, so na mag-represent na holder, so na mag-represent na maghawak ng value dito sa ating mga component. So gagawin natin is dito tayo, so string product, text product, so assign natin si right click natin to change variable, yung name, okay, so which is title. So pangalawa, itong description na to, so copy natin to, text description, lagay natin dito. Gagawa tayo ng ibang variable dito, text description, tapos dito lagay natin text, this paste natin yung pinapin natin, tapos delete natin yan, get text. So tapos ang gagawin natin is ito sa category natin, sa combo box yung gagamitin natin is yung object natin. So gagawin natin is gagawa tayo ng instance category item, tapos item equals cast natin category item, tapos gagawin natin is kunin natin yung pangalan ng combo box natin, combo box, tapos paste natin dyan dot get selected item. So dito din sa ano, brand natin, so kunin natin tong pangalan, tapos gawa tayo ng mag-declare tayo ng local variable para sa ating brand item. So b item equals cast natin dito run item, tapos paste natin yung variable name ng ating combo box, tapos get selected item. Okay, so dito, so susunod itong cut price or cost price. So copy natin yung variable name, declare tayo dito na bagong variable na string cost price. So price, okay, so paste natin yung ginapin natin ng variable, tapos get x. Okay, so mag-return ito ng string,
Tapos sa iba naman, so gagawin natin, copy natin yung variable name. Tapos dito declare tayo ng string rprice plus copy paste natin yung ginawa natin, getx pa din. Tapos dito naman sa x quantity, kunin natin yung variable, control c to copy. Tapos dito tayo ng string qty, so kuha tayo ng qty variable. Tapos paste natin yun, get text, so mag-return ko ng string. So dito rin copy natin yung variables. Kung may katanungan kayo guys, message nyo lang ako sa comment box. So dito is barcode, barcode copy paste natin yung kinopy natin. Tapos get text. Tapos okay, so ang gagawin natin is since nag-declare naman tayo, dito natin ito ilagay sa okay, dito natin ilagay sa hanggang yata yung computer, dito natin ilagay. Okay, so namit tayo ng konti yan. Tapos susunod text status, so copy natin yung variable. Dito natin ilagay, so gagawin natin yung string status will be get selected item. Okay, so tapos natin makapag-declare. Okay, so okay, convert natin yan to string. Okay, so yung gagawin natin dito, instead of inserting into brand, palitan natin to ng pangalan, ng pangalan ng ating product table. So product item, so lagay natin dito product item. So tingnan natin. So insert into product item. So insert to product item. So dito ilagay natin product. Tapos dito description. Dapat siguraduhin natin na tama yung spelling, kasi konting pagkakamali natin dito mag-i-error to. So dapat talaga magkapareho sila ng variable name. So run id, tapos cost price, retail price, qty quantity, tapos barcode, tapos status. So insert natin dyan values natin, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 na question mark yung ilalagay natin dito. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so 9 na question mark. So tapos nyan, siguraduhin talaga natin na tama yung spelling natin dito sa pag-insert natin na ng statement. So siguraduhin natin na tama yung spelling natin sa table at saka pati rin sa mga parameter. So tapos niyan, gawin natin dito statement that set string, so 1 will be text product. Text product yung ilagay natin dito. Text product. Number 2 will be text description. Text description. So copy ulit natin to. Okay, so sa category, category will be
treatment that sit in. So dito lagay natin yung item dot id. Okay, hindi dapat dito parameter index, so dito natin siya ilagay sa number 3. Tapos dito will be item id. Okay, so ito yung ilagay natin dito. So ang ginawa natin dito is insert natin yung value ng ID natin sa ating item. Okay, so kung napanood nyo yung huli kong video, so in-explain ko yung lahat. So kung ano yung tungkol dito sa category item class. So kung titingnan natin tong category item class natin, mayroon tayong ID na attribute at saka string name. So mayroon tayong constructor na nag-accept ng ID. So ito yung ginawa natin sa huling video natin. So make sure na panoorin nyo yung huling video ko bago kayo manood dito sa tutorial number 11. So balik tayo sa ating sa add button. So dito naman declare tayo ng statement dot sit in, parameter index will be 4, tapos para sa brand natin, tapos dito ilagay natin bitem dot id. Okay, so nilagay natin dito, ilalagay natin dito sa ating product table is yung value ng ating bitem id. So yung value ng ating bitem id, which is ito yung value, so ito yung value. Tapos dito sa ating category ID, ito yung value. So ito yung ilalagay natin dito sa category ID. Okay, so copy paste lang natin to. Copy paste natin. So meron pa tayong copy paste natin. So 5. Okay, copy paste natin dito. Okay, so palitan natin to ng index 5 6 7 8 9. Okay, so baguhin natin dito, copy natin to, paste natin dito. So dito copy natin to, paste natin dito. Quantity, copy natin yan. Tapos copy natin, paste natin dito. So execute, update, tapos copy natin to. Okay, so gagawin natin is pag ma-update na, gagawin natin is isit natin to empty string status bar, isit natin is 0. So gagawin natin dito is palitan natin to ng text. Okay, so text products, tapos text description dot set text, empty ulit natin. So dito din sa dot combo box. So dot combo box dot set selected index, tapos lagyan natin ng 0. Dito din sa brand combo box, dot set selected index will be 0. Tapos sa ating text plus price, ganun yung gagawin natin. So price dot set text. So empty string, dito rin sa text are price. So
Ganun din gagawin natin. So, empty string. Dito sa ano din, sa text qty quantity. So, set text to empty string. So, tapos yung gagawin natin sa text barcode, ganun din. Empty ulit natin yung field natin. So, okay, so sa status natin is nakalagay na tayo status. Okay so check natin kung tama ba to talaga, kung ma-insert natin sa product table pag add natin. So try natin run. Okay, so lagay tayo ng product, halimbawa Samsung S5 Galaxy dito. So copy natin yan. Is whose price will be 3,000 or 5,000. So we have 5,000, tapos we have 7, halimbawa lang naman, quantity will be 100, barcode will be 111, tapos click natin add. So dapat pag click natin add, dapat ma-forward dito sa ating product database, product table. So click add. Okay, may error. So tingnan natin. Ang sabi dito, Java lang, so cannot be cast. Okay, string two. Ang error dito nito guys, kaya nag-error yung program natin, imbis na i-convert natin to string. So alisin natin to. Okay, so gagawin natin is delete natin tong to string dito. So tapos balik tayo sa designer natin. So dito sa combo box natin dapat pick properties, tapos dito sa tab natin, select natin yung code, tapos itong type parameter. So kita niyo to ditong type parameter. So i-delete natin yung type natin, yung parameter natin. So i-delete natin yan, click natin okay. So dito din sa brand, so yun yung gagawin natin. So punta tayo sa code, tapos yung parameter i-delete natin yan. So i-move natin yung type string. So close tayo, control S to save. So punta tayo sa source code. So kita natin dito na wala na yung error natin dito sa load brand. Punta tayo sa design. So wala na rin yung okay, so try natin, wala na yung error. So ang gagawin natin, so test natin ulit, run natin yung program natin, lagyan natin Galaxy S5 Galaxy. So try natin, copy paste, lagyan natin ang price 7,000, sabihin natin 100, barcode will be 111. So tapos click natin add. Okay, so may error pa rin, no? So procedure cannot be converted to. So grocery post system cannot be passed to brand item. So ibang error yung nakikita natin dito. So inner class category item cannot be passed to brand item. So scroll up tayo. Okay, so category item. So dito guys, nakamali tayo dito. Imbis na yung dito dapat brand item yung ilagay natin dito, hindi siya category item. So brand item. Okay, so nakamali tayo dito. So okay, so double check nyo ng maigi guys para hindi kayo magkamali. So para mawala yung error, so dapat double check nyo na talagang tama yung mga na cast natin. So sura natin ulit. Okay, so lagyan natin, halimbawa Galaxy S5. So Galaxy
copy at saka paste natin dyan. Lagyan natin ang presyo. So, 7,000 for retail price. Sabihin natin, 100 yung quantity natin. Lagyan natin ang barcode. So, tapos, click add. Okay, so, tingnan natin sa ating database kung pumasok ba yung data natin. So, punta tayo sa product table. So, kita natin dito na successfully inserted natin yung data. So,